Hello, good morning mga idol. Baka isa rin kayo sa mga sumusuka ang langis dito sa mga airbox nyo. O ayan, tingnan nyo mga idol, sumusuka ng langis. Nauwi na nga sa pagbiyak ng makina ang motorsiklo ng ating isang repa dahil sumusuka ng langis at kahit bago ang kanyang air filter, ayan na nga't basang-basa. Unang solusyon na ginawa natin dito ay puwenersa nating hanginan ang kanyang mga oil passage. Subalit after 2 months, bumalik ang ating repa. Ang nakapagtataka at talagang magpapa-atras ng isang dangkal sa bangs mo repa ay ang parting ito. Ito ay bandang starter wheel, ayan, tuyo sa langis. Subalit marami naman langis ang kanyang makina. So hihimayin natin to repa. Shout out pala sa iyo, Paddy Grismong. Ang ginawang testing namin dito ay nilagyan namin ng bote ang kanyang airbox at pag na-reach niya na ang 90 to 100 kph, sumusuka na ng langis. Kung ganito na rin ang itsura ng inyong motorsiklo, panigurado itinadhanang mapanood mo ito. Baka ito rin ang solusyon sa problema mo na sumusuka ng langis ang iyong airbox. At tingnan mo naman, kasing itim na ng singit mong hindi naarawan. Ito din pala ay kanya pinatap overhaul, di umano sa ibang manggagawa. Subalit ganun pa rin ang sitwasyon, sumusuka pa rin ang langis at syempre tayo ay last option. Dinalaw tayo ng ating repa. Dito kasi lumalabas sa kanyang breather ang langis at nakakapagtaka talaga bakit malakas ang pressure dito sa ibabaw na ito. Anong hiwaga meron to? Double check lang tayo sa mga piyesang ikinabit. Wala naman tayong pakidyang kahit hindi yan genuine, ang importante gumagana. Reminders lang sa kapwa kong manggagawa, kung maglalagay kayo ng base gasket o head gasket, huwag nyo naman punuin ng pandikit. Ayan, alam nyo ba yung pandikit na yan ay isa yan sa mga dahilan kung bakit bumabara ang mga oil passage. Iwas-iwasan nyo yan. Pansinin nyo ang kulay na yan, yan parang uod na yan. Yan ay bakat ng langis. Ibig sabihin, malakas ang pressure na dumadaloy dyan. Dito sa ibabaw, dito natin puwenersa ang hangin para mapatino natin siya. Subalit 1 month to 2 months lang, bumalik na ulit ang ating repa. Ito ang responsible sa pag-lubricate ng mga moving parts dito sa ating head. At pakita ko lang sa inyo yung daluyan ng langis ang kanyang oil passage mula sa butas na ito. Galing yan sa iyong oil pump. Dire-diretso yan dito sa isang butas na to na siyang dudura sa iyong piston para hindi magkaroon ng friction. And then sa butas naman na ito para sa return o sa mga bearing. And then sa stud bolt naman, papunta naman yan sa itaas. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano dumadaloy ang oil. Medyo nakakapanot ng bahagya ang gantong problema. Magiging kamukha mo talaga si Shaggy dito. Siya gilid ang natirang buhok. Dahil nga pinatap overhaul niya ito dahil sa problemang ito, subalit hindi pa rin nagtagumpay. Kaya nga susubok tayo. Tayo naman ang challenge ng ating repa. Dito sa ilalim sa may side bearing, etong portion na ito, dito nagkaroon ng build up, yung tinatawag na aribaba, at naging gamin na rin ang ibang oil. Kung kaya't yung pressure mula sa ibabaw ay napunta lahat sa ibabaw ng tuluyan. Hindi na nakababa dito sa ilalim. Ayan o. Oh. Wala na halos pumatak na oil dito sa part ng ating starting system, itong starter clutch at ang kanyang wheel. Buuhin natin ng bahagya. Mula sa portion na ito, dito dadalo yung oil papunta sa taas mula sa stud bolt hanggang dito sa ibabaw. May masisilip kayo dyang oil, dyan yung silipan ng oil. And then dito sa ibabaw, dyan na lumalabas yung sobrang oil. Sa lakas ng pressure niya, lumabas na sa breather dahil hindi na nakalabas sa kanyang return papunta doon sa kanyang side bearing. Kung kaya't sumuka na ito ng langis papunta sa kanyang air filter. Ngayon para mas malinaw, ito gagawin natin. Padaanan natin ang gasolina, kunwari ito yung oil. Mula dito sa pump, dito yan lalabas sa ibabaw. Ayan. Yan, mula yan sa pump yan nakikita nyo lumalabas sa ilalim papunta dito sa ibabaw. Hanggang pupunta yan sa unang butas, which is yun yung dumudura papunta sa inyong piston na maglulubricate sa inyong mga ring. Ayan, para hindi kayo mag-overheat. And then pupunta ulit sa isa pang butas. Ayan, yan naman yung maglulubricate doon sa inyong side bearing, sa inyong crankshaft, gayon din sa inyong starter motor o starting system. At dito sa portion na ito, yung butas na dudura dapat sa kanyang side bearing ng crankshaft, yan yung nagkaroon ng build up ng oil.
huwag niyong sagarin yung talent ng inyong oil. Kung 1.5, 1.5 lang. Kung kaya niyong sagarin, basta sagarin niyo rin yung budget ng bulsa niyo. At eto na nga at nabuo na natin ang kanyang motorsiklo. Malinis na ang part na ito. Antabayanan na lang natin ang reply o ang comment ng may kanya nito. Alright ba tayo dyan? Alright.